kay Papang. Ako po si Sima. Nito lang October 14, 2022. May kakatuwang nangyari kay Papang na sobrang nagpakilabot sa akin. May tindahan kasi kami sa palengke kung saan siya nagbabantay habang ako naman ay naggagawa sa mga gawaing bahay. Noong araw na yun, pumunta ako sa tindahan para magligpit ng mga gamit sa pagtitinda. At nang matapos ako, iniwan ko si Ate Jen at Papang na nagkukuskus ng kanilang kuko. Nang makauwi si Papang at kumakain ng pananghalian, nagkwento siya na mayroon daw pumuntang babae sa tindahan at bumili ng mga paninda namin. Yung mga sabon, fabric conditioner at Korean luncheon meat. E di ako syempre tuwang-tuwa kasi nakabenta siya ng marami. Hapon noon, napansin kong matamlay si Papang. Kaya maaga akong nagluto ng hapunan para makakain at makapagpahinga siya. Kahit kami naman ng anak ko ay nakatulog din ng maaga matapos kumain. Naalimpungatan lang ako nang marinig kong may tinatahulan ang mga aso namin. Hindi nakatali ang mga aso namin, nakakalabas-masok sila sa bahay. Kaya bumangon ako para tingnan kung ano yung tinatahulan nila. Kasi hindi sila tumitigil, parang galit na galit din sila. Akala ko nga pusa lang. Nagising na rin si Fon, anak ko. Pinipigilan nga niya akong huwag nang lumabas. Pero kailangan ko rin silipin. Kinuha ko yung pamalo na nakatago sa gilid ng cabinet namin at pinailaw ang flashlight ng cellphone ko. Marahan kong binuksan ang pintuan para hindi gumawa ng ingay. Saka ko tinanglawan ang labas. Mas nagtahulan ang mga aso nang makita nila ako. Ako naman ay natutok kay Papang na nakatayo sa harap ng estante na nasa harap ng kwarto niya. Mga 3 metro ang layo niya sa akin. Hindi ko maunawaan pero naririnig ko siyang bumubulong. Tinawag ko siya at sinabihang matulog na. Pero hindi man lang siya lumingon sa akin. Lalabas sana ako pero nagsiangilan yung mga aso kaya saglit na napatingin ako sa kanila. At nang ibalik ko ang tingin kay Papang, napasigaw ako at mabilis na isinara at nilak ang kwarto. 1 metro na lang ang layo niya sa akin. Nakakatakot ang matatalim niyang mga mata habang bumubulong nang hindi ko maintindihan. Napalundag ako sa kama nang marinig kong may bumubulong malapit sa pintuan. Nagkumot kami agad ni Fon at nagdasal hanggang sa makatulugan na namin. Kinabukasan, natatakot pa akong lumabas ng kwarto dahil sa nangyari noong gabi. Pero nang tinawag na ako ni Papang na bumangon na at magalmusal, doon ako lumabas. Naabutan ko siyang naghahanda na papunta sa tindahan. Ibinili niya sa akin ang lulutuin sa tanghalian at ang lalabhan kong mga damit niya, saka siya umalis. Hindi ko nakakitaan na may ganap sa kanya nung gabi. Pakiramdam ko tuloy, panaginip lang yung nangyari. Nagluto na ako ng pananghalian nang matapos akong maglaba. Habang nagluluto, nag-browse-browse ako sa social media. Nang may dumaan sa feed ko na nagpapatulong kung kilala ba namin yung nasa picture kasi nagnakaw raw ito at binudol-budol ang lola niya. Ako naman bilang concerned citizen ay nakita ko sa post ay sinare ko ito at nag-browse ulit.
Nawaglit na sa isip ko ang nangyari nung gabing nagtahulan ang aso namin. Kaya naging maayos naman ang araw namin hanggang sa dumating ulit ang hapon. Umuwi na namang masama ang pakiramdam ni Papang. Kwento niya noong kumakain kami para daw may mga naririnig siyang bulong sa loob ng tenga niya. Sabi ko naman, baka may pumasok na insekto, kaya ganun. Nang volunteer pa ako na titingnan ang tenga niya at pumayag naman. Habang kinakalikot ko ang kanang tenga niya ay napansin kong may sugat ito. Kaya hindi ko na itinuloy na linisan. Nang tingnan ko rin sa kabila ay ganoon din, may sugat din. Malansa rin ang amoy ng mga tenga ni Papang, siguro dahil sa sugat. Kaya ganoon. Sinermonan ko pa siya na huwag na siyang gumamit ng palito panlinis sa tenga kasi nga nagkasugat na. Sagot naman niyang hindi na siya gumagamit ng palitong panlinis ni hindi pa nga raw niya nililinis ang mga tenga. Nagsimula lang daw na magkaroon ng ganun kahapon. Kaya masama ang pakiramdam niya at may naririnig daw siyang mga bulong. Linggo kinabukasan kaya walang bukas na klinik. Kaya Lunes pa mapapacheck up si Papang. Sabi naman niya, kaya pa naman daw niyang tiisin. Naniwala naman ako sa mga sinabi niya at hinayaan ko na siyang magpahinga. Hindi pa kami natutulog ni Fon at nagkukulitan pa. Nang marinig kong kinakalmot ng mga aso yung pintuan ng kwarto ni Papang. Kako, baka nakulong na naman ang aso sa kwarto niya at gustong lumabas. Kaya naman lumabas ako para buksan sana yung pintuan, pero bumungan sa akin yung apat na aso sa tapat ng kwarto ni Papang. Nagsimula silang magsitahulan nang marinig ang pagkalmot sa loob ng kwarto niya. Doon na ako nilukuban ng takot. Ayokong buksan yung pintuan ni Papang. Natatakot ako sa maaari kong makita o mapakawalan mula sa loob ng kanyang silid kapag binuksan ko ito. Agad akong bumalik sa kwarto namin at nilak ang pinto. Palakas ng palakas ang mga kaluskos sa pinto ni Papang. Gustong wasakin ng kung sino man ang nasa loob. Ayokong isipin na ang aking ama ang gumagawa nun, pero sino ang pagbibintangan ko? Siya lang naman ang naroon sa loob ng silid na yun. Doon ko na rin napagtanto na totoo ang nakita ko noong nagdaang gabi. Umiiyak na si Fon sa sobrang takot. Napakahigpit ng pagyakap niya sa akin. Wala rin naman akong magagawa. Nasa trabaho pa ang asawa ko at bukas pa makakauwi dahil day off niya ng Linggo. Hindi na rin kami makatulog. Tumatahol at nag-aalulungan na ang mga aso namin. Paulit-ulit kaming nanalangin ni Fon hanggang sa makatulugan na ulit namin ang pagdarasal. Kinabukasan, wala na sa kwarto niya si Papang nang silipin ko ito. Maaga namang umuwi si Fred, ang asawa ko, na sobra kong ikinatuwa. Market day kasi tuwing Linggo, kailangan may mag-alaga kay Fon kasi tutulong ako sa pwesto namin sa palengke. Nadatnan ko si Papang at bakas sa mukha niya ang pagkabahala. Panay ang hagod niya sa kanyang tenga, kaya sabi ko kung hindi na niya kaya, itakbo na namin siya sa ospital. Sagot naman niya, mamaya na lang daw pagkatapos ng market day. Magbebenta pa raw siya para may panggastos. Sabi ko naman,
basta sabihan ako kapag hindi na talaga niya kaya. Kukuha sana ako ng sabong gagamitin ko sa paglalaba. Pero napansin kong wala nang mga sabon sa lagayan ng paninda, kaya tinanong ko si Papang kung nasaan na yung mga sabon. Sagot niya sa akin, kinuha raw ng customer niya noong Friday. Tapos, pinagkwento ko ulit siya kung anong nangyari noong Biyernes, kasi ang alam ko lang, nakabenta siya. Hindi ko alam na sinaid lahat ng mga tinda naming sabon, fabric conditioner, pati na spam. Doon ko nalaman na nabudol pala si Papang. Kinuha pala ng hindi nagbabayad kasi uutangin daw. Ipinakita sa akin ni Papang yung listahan, yung pangalan at kung taga saan yung pumuntang babae roon. Agad akong nag-post sa social media account ni Papang kung kilala ba nila yung Loisa Lutangin na iniwang pangalan ng babae na taga-kabilang barangay lang. May sumagot sa amin na barangay secretary daw roon at wala raw ganoong pangalan sa census. Doon na ako kinabahan. Nabudol si Papang. Hindi ko alam pero biglang sumagi sa isip ko yung nag-post sa social media noong isang araw, kaya muli ko yung binalikan sa shared post ko. Mabuti lang talaga at hindi nagbura yung nag-post. Tapos ipinakita ko kay Papang kung yung babaeng yun ba ang pumunta sa tindahan. Sabi niya, yun nga raw. Tinawagan ko agad ito sa messenger pero hindi ako sinagot. Kaya itinip ako na lang ang mga sasabihin ko, buti na lang nag-reply ito agad. Humingi ng pasensya sa hindi pag-angat ng tawag dahil may trauma raw ito. Ikinuwento ko ang mga nangyari kay Papang. Nanindig ang mga balahibo ko sa sinabi niyang hindi lang daw magnanakaw ang babae dahil may itim daw itong kapangyarihan. Kung gusto raw namin ay sumama kami sa kanila para ibalik ang bulong na ginawa sa lola niya at kay Papang. Wala kaming inaksayang panahon. Agad kaming lumuwas papunta sa bahay ng nabiktima rin na babae. Pagkarating doon, inesplika ng manggagamot sa amin kung anong nangyari. Nabulungan daw si Papang kaya raw nakuha nito ang loob niya at ibinigay ang mga paninda namin. At kinokontrol daw nito si Papang sa pamamagitan ng bulong, kaya may mga oras na nagiging wild daw ang tatay ko. Ganoon din ang nangyayari sa lola ni Ma'am Des. Ang ipinagpapasalamat namin ay nakuha na ng CCTV ang mukha at sinakyan ng babae, kaya na-trace nila kung sino at taga saan ito. Bago kami pumunta roon ay binigyan kami ni Mang Ben yung mga gamot ng pangontra, lalo na kina Papang at lola ni Ma'am Des, para hindi na sila makontrol ng mangkukulam. Pagkarating namin doon, pinakiusapan kami ni Mang Ben na maiwan na lang sa sasakyan at sila na lang ni Fred ang pupunta roon sa bahay ng mangkukulam. Hindi ako mapakali sa loob ng 30 minutos na yon ng buhay ko habang hinihintay sila Mang Ben at Fred. Sa awa ng Diyos, wala namang nangyari kina Papang at lola ni Ma'am Des. Mas relax pa nga sila sa amin. Nakahinga ako ng maluwag nang dumating na sila Mang Ben at Fred. Sabi ni Mang Ben, mainam daw nakakilala ni Fred yung mangkukulam at may tsansa itong ibalik ang bulong. Sagot naman ni Fred, kilala raw niya yung babae dahil sa anak nitong teller sa bangkong pinagtatrabahuan. Dumadalaw-dalaw raw doon yung babae
at dinadalha ng pagkain ang anak. Ayon kay Mang Ben, naibalik na raw niya ang ibinulong kina Papang at Lola ni Ma'am Des at hindi na raw ito makakalapit pa sa amin dahil triple raw ang balik niyon sa mangkukulam kapag kaumulit sa amin. Nagsampa na rin kami ng reklamo sa barangay tungkol sa ginagawa nitong pambubudol at pagnanakaw sa amin. At salamat sa Diyos dahil nagbayad siya sa mga nakuha niya sa tindahan namin. Ngayon ay ayos na si Papang. Naipatingin na rin namin ang mga tenga niya sa ENT at healthy naman daw siya. Bulong ng Estranghero. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Agnes. 20 anyos ako noong manilbihan bilang kasambahay sa Sampaloc, Maynila. Taga-probinsya ako at dahil bago pa lang, hindi ko pa kabisado ang lugar na aking pinagtatrabahuhan. Dalawa lang ang lugar na pinupuntahan ko sa tuwing lalabas ng bahay. Sa palengke kapag uutusan akong mamalengke dahil malapit lang ito sa bahay ng amo ko. At isa naman sa simbahan na isang sakay lang naman ng jeep. Tuwing day off ko kasi ay nagsisimba ako. Nang minsan na inutusan ako ng amo ko para mamalengke ng lulutuin naming ulam, nangyari ang karanasan kong ito na hindi ko inaakalang totoo palang may ganoon sa Maynila. Naglalakad ako papunta sa palengke. Huminto ako sa gilid ng kalsada dahil naghihintay ako ng kasabayan sa pagtawid. Noon kasi, hindi pa ako sanay tumawid dahil nakakatakot ang napakaraming sasakyan na parabang laging uunahan. Biglang may sumigaw na babae sa kabilang kalsada. Napatingin ako sa kanya kasi ang lakas talaga ng sigaw niya. Nang tingnan ko siya, ay kumakaway pa siya sa akin. Tumingin pa ako sa likuran ko dahil baka kako, ibang kinakausap niya, pero wala naman akong ibang katabi. Nang ibalik ko uli ang tingin ko sa kanya, nakita ko siyang patawid na sa kalsada. Pinitingnan ko lang siya habang tumatawid at papalapit siya sa akin. Nang makalapit siya sa akin, bigla niya akong hinawakan sa braso at ngumiti siya sa kanya sinabing, siya raw si Debbie, ang kaibigan ng amo ko. Napakunot ang noo ko nang sabihin niya yun kasi nagtataka ako kung bakit niya nalaman na may amo ako. Tapos sinabi niya, tinawagan daw niya ang amo ko pagkaalis ko raw ng bahay. Sinisingil daw kasi niya ang amo ko noong nakahiram ito ng pera nang minsang pumunta sa kanila. Nag-iisip ako ng oras na yon kasi nga may pera naman ang amo ko dahil abugalo siya. Kaya bakit siya manghihiram ng pera? Papadalhan daw sana ako ng amo ko ng pera para ipambayad sa kanya. Kaya lang daw ay nakaalis na ako ng bahay. Kaya sinabi na lang daw ng amo ko na abangan ako dahil pupunta nga ako ng palengke. Kunin daw niya sa akin ang pera na pamalengke ko saka daw ako pabalikin para bigyan uli ng pamalengke. Dahil nag-iisip ako sa mga sinabi niya, sinabi kong uuwi muna ako para tanungin ang amo ko tungkol sa mga sinabi niya. Bigla niya akong hinawakan sa braso at pinigilan. Ang sabi niya sa akin, tumingin daw ako sa mata niya. At saka ko raw sabihin na nagsisinungaling siya dahil nakikita raw sa mata kung nagsisinungaling ang isang tao. Habang nagsasalita siya, parang nag-e-echo sa tenga ko ang mga sinasabi niya na tumingin ako sa mata niya. Bigla ko na lang naramdaman na para akong namanhid at nakatulala lang pero gumagalaw ang katawan ko. Tiningnan ko siya sa mata at naririnig ko pa ang sinasabi niya na ibigay ko raw ang pera
kasi nagmamadali daw siya. Parang namamanhid ang katawan ko noon at nabablangko ang utak ko. Nakikita ko siyang nakangiti sa akin. Marami pa siyang sinasabi sa akin. At hindi na pumapasok sa isip ko ang lahat ng iyon. Kusa na lang gumagalaw ang katawan ko na parabang sinusunod ang mga sinasabi niya. Kinuha ko ang perang pamalengke sa aking bulsa at saka iniabot sa kanya. Mabilis niya itong kinuha at saka nagpapasalamat pa sa akin. Hindi ko alam kung paanong sumasagot pa ako sa mga tanong niya, kagaya na lang nang tanungin niya ako kung ano raw ang pangalan ko at kung ano raw ang pangalan ng amo ko. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng impormasyon na tinatanong niya. Umaalingaw-ngaw pa sa tenga ko ang mga salita niya at napapasunod ako nito. Hanggang sa magpaalam siya sa akin dahil nagmamadali raw siya. Sumakay siya sa jeep at kumaway pa siya sa akin habang nakangiti. Sinabi pa niya na ikumusta ko raw siya sa amo ko at salamat daw sa bayad nito sa inutang. Tumango-tango lang ako habang nakatitig sa kanya. Nang makalayo na ang jeep na sinasakyan niya, biglang kumabog ang dibdib ko. Nanginginig ang katawan ko at hindi ako mapakali. Natatandaan ko pa ang mga nangyari. Pero sobra akong nagtataka kasi napasunod niya ako. Mabuti na lang talaga at maliit lang ang halaga ng pera na dala ko nung araw na yun. Bumalik agad ako sa bahay at palihim na pumasok ng pintuan. Naliligo noon ang amo ko kaya hindi ako napansin na umuwi na. Kinuha ko na lang ang naitabi kong pera at yun ang ginamit kong pamalengke. Hindi ko sinabi sa amo ko ang nangyari sa akin dahil natatakot ako sa sasabihin niya. Alam kong nabiktima ako ng bulong at hipnotismo na dati ay akala kong hindi totoo. Pero nalaman kong mayroon pala talagang ganoong tao. Mula noon, nagiging magugulatin na ako kapag nilalapitan ako at kinakausap na parabang pabulong. Bigla na lang kumakabog ang dibdib ko. Inuunahan ako ng takot na baka maulit na naman ang nangyari sa akin. Minsan kahit ang amo ko ay nagtataka na rin sa akin dahil daw nagiging magugulatin ako. Isang gabi, napanaginipan ko yung babae. Nakangiti siya, kinakausap ako. Takot na takot ako habang nagsasalita siya. Nakangiti siya at parang inosente pa ang mukha hanggang sa naging iba na ang itsura niya. Matalim na ang tingin niya at nagagalit na. Sinisigawan niya ako dahil pinipilit niyang kunin sa akin ang pera. Ibigay ko raw ang pera ng amo ko. Paulit-ulit niyang sinisigaw ito at nanunood sa tenga ko ang boses niya. Nagising ako nang biglang may humawak sa braso ko. Ginigising pala ako ng amo ko dahil mukha raw akong binabangungot. Sumisigaw raw ako ng tulong. Pawis na pawis ako nang magising. Takot na takot ako. Kaya naikwento ko sa amo ko ang karanasan ko nang ako ay pumunta sa palengke. Dahil nga medyo matagal na rin yun, kaya wala na rin nagawa ang amo ko. Ibinakausap na lang niya ako sa kaibigan niyang doktor para sa counseling dahil mukha raw akong natroma. Hindi kaagad nawala sa akin ang takot. Binabalikan pa rin ako ng mga panaginip. Minsan nga ay kahit gising ako, bigla na lang akong nakakarinig ng mga pagtawa, kaya napapalingon ako, pero wala namang tao. Minsan din naririnig ko na tinatawag ang pangalan ko, pero wala naman akong ibang nakikitang tao. Minsan ay nagpunta ako sa Quiapo Church para magsimba. Maaga pa nung magpunta ako kaya wala pang gaanong tao. Ang naroon lang ay ilang mga tao na nagdadasal. Naupo ako sa dulong upuan
Nagdasal ako ng taimtim. Nang matapos ay may tumabi sa akin na isang ali. Tiningnan niya ako ng maigi na para bang kinikilatis. Bumalik na naman ang takot ko. Bigla akong tumayo para umalis, nagbigla niya akong hinawakan sa braso. Hinila ko ang braso ko, takot na takot akong lumabas ng simbahan, pero hinabol niya ako. Hanggang sa makarating kami sa may kalsada, napatigil lang ako sa paglakad ng mabilis nang tinanong ako ng ali kung nabulungan daw ba ako. Napalingon ako sa kanya dahil nagtataka ako kung paano niyang nalaman. Nakita ko na lang nakatabi ko na siya at sinabi na sa akin na huwag raw akong matakot. Hindi raw siya masamang tao at tutulungan daw niya akong gamutin. Hindi pa raw naalis ang dasal na ikinapit sa akin nung bumulong sa akin. Inaya niya ako sa maliit niyang pwesto sa gilid ng simbahan. Nagtitinda siya ng iba't ibang uri ng langis at mga halamang gamot. Hindi niya ako tinanong kung ano ang karanasan ko dahil sabi niya, unang tingin pa lang daw niya sa akin, alam na niya ito. Kaya raw agad niya akong nilapitan nang pumasok sa loob ng simbahan. Ipinasulat niya sa akin ang buong pangalan ko sa papel at dadasalan daw niya yun. Nung una ayaw ko pa dahil baka maulit na naman ang nangyari sa akin. Pero ang sabi niya, huwag daw akong matakot at magtiwala daw ako. Hindi raw maaalis ang bulong kapag hindi tinanggal. Baka raw ikabaliw ko kapag hinayaan ko lang. Hindi raw titigil yung gumawa sa akin noon. Paulit-ulit daw akong dadalawin sa panaginip. Babalikan daw ako nito at tiyak na gagawan pa ako ng masama. Sinabi pa niya na baka raw ibinigay ko pa ang personal information ko sa taong yun, kaya mas delikado raw. Kailangan na putulin ang kinabit nitong pangungulam sa akin. Dahil dun, pumayag akong magpagamot sa kanya. Natakot ako nang sabihin niyang babalikan ako at gagawan pa ng masama. Dinasalan niya ako at pinahiran ng langis. Binigyan din niya ako ng pangontra laban sa mga taong kagaya ng mga mambubulong. Iniwan ko sa kanyang papel na may pangalan ko at dadasalan daw niya ng siyam na gabi. Mula nang makilala ko ang ali sa simbahan, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Hanggang sa tuluyan na akong hindi nananaginip ng masama. Wala na rin akong naririnig at nararamdaman ng kakaiba. Binalikan ko ang ali at nagpasalamat sa kanyang pagtulong. Narealize ko na kapag may taong masama, may tao pa rin mabuti at handang tumulong nang walang kapalit. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyo.